Senator na si John Rigala, pumanaw na sa edad na 58 years old. Pumanaw na ngayong Sabado ng umaga, June 3, 2023, sa ganap na 6:28 a.m. sa New Era Hospital, ang award-winning actor na si John Rigala dahil sa cardiac arrest na bunga ng komplikasyon ng kanyang karamdaman. Ang pamangkin ni John na si Nene Lore Billiones Bendijo ang nagkumpirma sa pagpanaw ng 58-year-old actor na isinilang noong September 12, 1965 at anak ng mga dating artista na sina Mel Francisco at Ruby Rigala na mga kapwa pumanaw na rin. Actually po, kahapon June 2, bumigay na siya. Tapos, ilang minuto, bumalik o nabuhay siya uli. Sabi ng doctor, wala na talaga, kaya hindi na magtatagal. Mawawala rin si tito nyo. Ang pahayag ni Nene na pamangkin ni John sa pinsan. Nakakaawa na rin po si tito. Parang nahihirapan na rin siya. Pabalik-balik po siya sa ospital, saka matagal na siyang hindi nakakapagsalita. Kapag kinakausap siya, patango-tango na lang po si tito. Na-confine po siya sa ospital noong March, tapos April, at noong May, dinala uli siya sa ospital. Ang kwento ni Nene na ibinahagi pa na may dalawang anak na lalaki ang naulila ni John. May anak siya sa first wife niya, nasa Amerika po. Tapos, may adopted son si Tito, 30 years old na siya. Inaayos pa po ang burol niya kaya wala pang detalye. Mamaya ko pa po malalaman. Ang veteran entertainment writer na si Ronald Constantino ang unang manager ni John sa showbiz at ayon sa kanya, ang Baguettes Gang ang unang pelikula ni John noong 1985 hanggang maging membro ito ng That's Entertainment. Kinilala ang husay ni John bilang actor nang magkaroon siya ng nominasyon sa Best Supporting Actor category ng Gawad Urian noong 1994 para sa The Fatima Buen Story. Noong 2011, si John ang nanalo sa Best Supporting Actor sa 37th Metro Manila Film Festival dahil sa kanyang pagganap sa Manila Kingpin, The Asyong sa Longest Story. Isa si John sa mga itinuturing na controversial na actor sa Pilipinas dahil sa kanyang makulay at masalimuot na kwento ng buhay. Sana walang nalulungkot at nag-iisa. Sana walang natatakot, purong uluwa. Sana walang anak na nauulila ng kanyang ina. Sana walang amang kubaya. Sana walang gulo o gera. Ang lahat ay nagkakaisa. Sana walang mayaman o mahirap. Sana walang COVID na patuloy na lumalagan. Pero ang lahat ng ito ay isa lamang pangarap. Thank you.
Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!